Inusisa ng mga kongresista ang mga alegasyon ng fake news at red tagging laban sa Sunshine Media Network International o SMNI. Kinwestiyon din kung sino ba talaga ang may-ari ng TV station. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Umarangkada ngayong araw ang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchise kaugnay sa umano'y pagpapakalat ng mga fake news at pagre-red tag sa ilang individual, grupo at organisasyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Unang tinalakay ang umano'y 1.8 billion pesos na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez na komento ng ilang host ng isang programa ng nasabing TV station. Depensa ng SMNI, nagtatanong lang ang kanilang mga host at may disclaimer sa kanilang programa na ang pananaw at kuro-kuro na mga komentarista ay hindi sumasalamin sa buong istasyon. Section 4 of the legislative franchise makes it the responsibility of the grantee, not the anchor, not anyone else, not the TV show, not the kung yan yung naka-black time, it is the grantee. That is very clear in Section 4. Ayon naman kay Congressman Tambunting, kailangan maging accountable ang SMNI sa kanilang mga programa at hindi magtago sa mga disclaimer. The responsibility of the grantee of the franchise over the dissemination of false information. This is an undertaking of the grantee that cannot be ignored. Actions of the TV anchors and under the supervision of the grantee, any disclaimer can just excuse any violation of the terms and conditions. Napag-usapan din ang ownership ng SMNI at franchise holder dahil ang grantee ay ang Swaransup Media Corporation at hindi ang SMNI. Pero paliwanag ng mga abogado ng SMNI, trademark name lang nila ang SMNI at itinanggi rin nila na si Pastor Apollo Quiboloy ang may-ari ng SMNI. SMNI is not owned by Pastor Apollo C. Quiboloy. Does he hold any position there? No. He's not part of the corporate officers. No, he doesn't have any position. Like, he can be like a... He's just a black timer, Mr. Chair. Sumipot din sa pagdinig ang dalawang host na agad inusisa ni Congressman Johnny Pimentel. May I ask ka Eric, sino po ba ang source ninyo dito sa sinasabi ninyong kumastos ang Kongreso ng 1.8 billion pesos para sa traveling expenses? Are my constitutional rights suspended in this committee hearing? Because it is my right, I believe, to have a legal advice on sensitive matters that require for me to be protected by my constitutional right. Tiniyak naman ng SMNI na gagawa sila ng hakbang kung mapatunayang lumabag sa journalism ethics ang kanilang mga host. Noel Talakay para sa Bayan.